Okay, paano nangyari ang corruption sa customs? Recently, Your Honor, our command center, through the CCTVs we have installed, captured 3 employees of the bureau receiving unauthorized money. Nagsalita si Mr. Taguba. Is that what you're saying, Commissioner? You are not listening, Your Honor. No. I said before my assumption, I already know this, Your Honor. Pero tinatanong nga kita, sinabi mo na ngayon mo narinig eh, di ba? Ang history namin ni Commissioner Fail doon ay hindi naman, wala namang hidwaan. Ano? Sabi ko nga, as late as 2015, nakikita kami rito sa Senado at binabati niya ako, pinupuri niya yung mga ginagawa ko. Kaso, nung naghiwalay kami, nung doon na siya sumama sa kampanya ni Duterte, at noon ngang kampanya, binitawan niya ako ng mga masasakit na salita. Pero ganun ang history. Tapos ngayon, dito sa nasa gitna sa nitong kontrobersiya na ito, so nakakalungkot. Tito Soto is now present. Hindi pa tapos ang investigasyon ng Senado. Si dating commissioner ni Canor Faeldon ay 2 beses nang dumalo sa pagdinig at wala na raw planong bumalik. Ako kasi, the accusation has been well established. Okay. Established na yung akusasyon eh. Mm-hmm. So sa akin, first hearing pa lang yung akusasyon na established na. Mm-hmm. So let's bring it to court. Is that the reason why you don't want to attend the congressional hearing anymore? Yes, because I'm already protesting the constitutionality of some of their procedures. One, when will the privileged speech be allowed to trample upon the base, the guaranteed human rights, basic rights of the citizens of this country? We're not even an accused. We're supposed to be resource persons there. Mm-hmm. Pero papangalanan ka na nun. How should they be conducting the investigation? They should allow us to say our piece. Mm-hmm. They're not allowing us. Yes or no? Oh my God. Mm-hmm. You want the truth in age of legislation and you want only one side of the coin. Mm-hmm. Our side, you do not want to listen to us. Mm-hmm. So where's the truth there? Finding of the truth there. Mm-hmm. If you just want to listen to the accusers, mm-hmm, and itong accused ay yes or no lang ang sasabihin niya. Sa korte lang daw haharap si Faeldon. It's grandstanding. Mm-hmm. Some people sa lower house wants to be senators. Mm-hmm. Some people sa Senate wants to be president. Mm-hmm. See, in aid of election naman lahat yan. September 7 ay naglabas ng contempt order si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Dick Gordon laban kay Faeldon dahil sa hindi niya pagsipot sa Senado. I do respect Captain Faeldon. In my investigation so far, I have not seen a lot of evidence against him. But if I were him, when I say this in public, he should appear here. Orders Senator Captain Faeldon in contempt and must report here at the next hearing on Monday. And his Sergeant at Arms is ordered to make sure that he gets the information and that he is brought here on Monday. Alas 8 ng umaga noong Biyernes, sinadya ng Sergeant at Arms ng Senado ang bahay ni Faeldon sa Taytay, Rizal. Una nilang pinuntahan ang lumang bahay ng dating commissioner. Wala rin sumasagot sa 2 bahay na tinutuluyan nito ngayon. Lagpas alas 10 ng umaga, nang dumating si Faeldon kasama ang mga supporter. Kilala namin si Nick na matino siyang tao. Bawal sa kanyang kurakot. Ang advokasya ni President Duterte ang inaano namin. Hanggang sa katapusan, doon kami suporta sa kanya. Kasi ako, family friends nila. Nasasaktan ako sa mga nangyayari, sa mga sinasabi. Pribado ang naging pag-uusap sa pagitan ni Faeldon, legal counsel nito, at mga tauhan ng Senado. Hindi inaresto si Faeldon. First hand, that fake news pala yung arrest warrant from the Senate. So I repeat, fake news yung arrest warrant from the Senate. There is no arrest warrant from the Senate. Captain Faeldon commits, just as he committed,
to respect the Senate. Yes, I will go to the Senate by Monday and let myself arrested, but I will not go and attend the hearing. They can, pwede nila akong buhatin, paupuin doon, but still, my position is I will not participate. Ano po naging impact sa buhay ng pamilya nyo, ng mga anak ninyo, nitong mga nagaganap? Kayo ho ba'y nagkaroon ng loss of self-esteem o respeto ng community? O yung mga anak namin, kinukutsa sa eskwelahan. Mm-hmm. Umiiyak. Siyempre, kilala kang anak. Di ba? Ano bang? That's a traumatic sa amin lahat eh. Mm-hmm. And then, look at the social media. They saying magnanakaw ako. Eh, pagpakinggan mo naman si Senator to be Barbers, ay drug dealer na ako, drug lord na ako. So, come on, these are what I'm talking about here. They're supposed to protect the Constitution. They're supposed to protect the basic human rights of the citizenry. But they're the ones destroying it. They're the ones violating it. So, I'm really confused here. That's why, okay, sige, ikulong nyo na ako. But, I don't want to attend to sa mga hearings. But are there senators that you still keep respect for? Yes, ang dami naman. Mm-hmm. Most of them, I respected them. Mm-hmm. Because, you know, they know what's truth or not. That's why they don't even participating. Kung sakaling makontempt kayo, di ang next interview ninyo sa kulungan, yeah, sir. Pero hindi na kayo tatakas. That's the least of my concern. Nakadalawang takas na kayo. Pwede bang may pangatlo pa ulit? Ha? Ay, hindi ako tatakas. Would an apology from Senator Lacson be sufficient? No? Sa akin naman is, let's give it to him whether he apologizes or not. But sa akin, if he will be proven wrong in his accusation against me, I think an apology is in order, but I will not ask for it. Mm-hmm. Ako naman, kung yung accusation ko sa anak niya, later on, will be proven wrong, I will apologize. Every time I'm in public, I will apologize to Junior and to the Senior.